Magandang araw mga kaibigan, nandito po ulit tayo para magluto ng cassava cake. So ito po ang ating mga ingredients. May nakaready na po akong grated na cassava. May gata na nyog, asukal, butter, itlog, cheddar cheese, condensada, at evaporada. So pakilista lang po ang ating ingredients at tayo po ay magluluto na. Go! Ang una po natin ilalagay ay yung evaporada. Bila ng konti. Patay. Okay, sunod po natin yung ating butter. Tira po ako ng konti para mamaya. Ibabrush ko po sa pan. Sunod po natin yung ating egg. Condensed milk. Saka po natin haluin. Saka po natin ang gata. Sunod po natin yung ating sugar. Huli lang po natin maigi para siguradong nahalo lahat ng mixture. Okay, ito na po yung ating kamoting kahoy na grated. So, inalo na po natin lahat po ng ingredients po dito. Meron kayo mga options na pwede nyo pong ilagyan dito. Pwede nyo ilagyan ng grated cheese. Pwede nyo ilagyan ng makapuno. Opo, nilagyan ko po siya ng konting makapuno. So, may options po kayo kung ano pong gusto nyong idagdag para po mas masarap ang inyong kasaba. Ngayon, ito po yung ating tray. Ako po, babrushan ko lang po siya ng melted butter. Pwede naman hindi nyo nabrushan. Sa akin po, mas gusto ko pong binabrushan para hindi po masyadong dumikit yung ating kasaba pag naluto. Ay, buwis na po natin yung ating kasaba sa tray. Na po siya. Okay, set po natin yung ating oven sa 180 degrees at i-bake po natin siya for 1 hour. Pag mainit na po yung ating oven, ipapasok na po natin itong ating kasaba. Okay, mainit na po yung ating oven, lalagyan na po natin yung ating kasaba. Okay, gagawa naman po tayo para sa toppings. So, ito po yung natirang kalahating gata at yung kondensada na tinira kong konti. Bali, mga halos 1/3 po yung naiwan po dito. So, ihalo ko lang po siya rito. At mamaya, after mabake yan ng mga, siguro mga 1 hour, okay na yung ating kasaba. Ibubuhos ko po ito sa ibabaw.
Okay, ready na siya. Okay. Nabasa po natin yung ating bake. Yan, ready na siya. Ilalagyan po natin ng ating pang-topping. Ito po yung pinaghalong kondensada at saka yung gata ng nyog. Okay, gigritan ko lang siya ng cheese sa ibabaw. Yan na po. At ibabalikan natin siya sa oven. Itong ating kasaba. Nag-brown na po yung ating yan. Ito na po siya. At lalagay na po natin dun sa ating lamesa. Mga kaibigan, ito na po ang ating kasaba cake. So, kung nagustuhan niyo po ang aming recipe, pakilike na lang po ang aming page, Tita's Choice, para po masundan niyo po ang iba pa po naming mga lutuin. At pakishare na lang po ang aming mga recipe. Maraming salamat po sa inyong panonood.